Okay, so yung susunod na topic natin ay tungkol kay Robert Marzano's proposed new taxonomy of educational objectives. Okay, so si Marzano nagpropose siya ng bagong educational objectives kasi sabi niya yung pinopose ni Bloom's taxonomy or Bloom is kulang, maraming shortcomings, no? So itong new taxonomy consists of three systems and three knowledge domain, all of which are important for thinking and learning. So tignan natin, bago tayo pumunta doon sa three systems and the knowledge domain, pag-aralan muna natin, sino ba si Dr. Robert Manzano? Okay, so Dr. Robert Manzano, he proposed what he calls a new taxonomy of education in year 2000. So pinublish yan noong year 2000. So response to the shortcomings of the widely used Bloom's taxonomy incorporates a wide ranger of factors that affect how learners think and provide a more research-based theory to help teachers improve learners' thinking. Okay? So, si Robert Marzano at si Kendall, sila po yung dalawang gumawa or nag-propose ng new taxonomy of educational objectives. Si John Kendall S. Marzano naman, he is a senior director in research and mid-continent research for education and learning in Macrel in Aurora, Colorado, and work with clients to establish performance standards for the classroom, develop standards for principals, and identify the knowledge and skills that help students learn. So si Jan Kendall, co-worker po niya si Robert Marzano. So he met Marzano in Macrel. Okay, magkatrabaho po sila dito sa Mid-Continent Research for Educational or Education and Learning. Okay. Now, let's begin Marzano's Kendall New Taxonomy. So itong Marzano and Kendall's New Taxonomy ay meron po itong domains of knowledge at meron din siyang processing levels. Okay? So the three domains of knowledge are information, mental procedures, and psychomotor domain, while the processing level has six levels. Okay? So first level, we have recovery. Second level, comprehension. The third is analysis. Fourth, use of knowledge. The fifth is the metacognitive system and internal system. Okay, so tatandaan natin na itong Marzano and Kendall's taxonomy ay meron lang siyang three systems. So, ang first system natin dyan is the cognitive system at meron siyang four components. Okay, so four levels. And then the second system is the metacognitive and the third is the internal system or also known as the self system. Okay, next. Okay, so before nating pag-aralan yung anim na processing levels, unahin muna nating i-discuss yung domains of knowledge. Okay, so the three domains of knowledge, we have the information or also known as declarative knowledge. The second is the mental procedures. And the third one is the psychomotor procedures. Okay, so and they have given us the six processing levels na banggit na natin kanina, yung anim na processing levels. Okay, so etong information level ay nahahati din po yan sa anim na categories or anim na components. So we have the first one, vocabulary terms. Ito po yung mga words and phrases. The second is facts. Okay, ito naman yung mga specific characters. And time sequence, number three. Number four is generalizations. And the fifth one is the principles, generalizations that show relationship. Okay, so for example, we have an example here. Ang topic natin ay Ibong Adarna. Okay, so Ibong Adarna, for the information domain or for the declarative domain, ang first component niyan is about vocabulary terms. So for example, anong ba ibig sabihin ng Ibong Adarna? Okay, ano ba yung Ibong Adarna? Ano ba yung Berbanya? For example, di ba Berbanya, this is the setting. Ito yung lugar na pinangyarihan. Okay, o yung tagpuan doon sa kwentong ito. Okay, now let's proceed naman sa facts. Itong facts, ang pag-aaralan naman natin dito, the specific characteristics. Okay, so example niyan, ano ba yung itsura ng Ibong Adarna? Ano yung kulay niya? Okay, gaano ba siya kalaki? So pinag-aaralan din dito yung mga specific characters doon sa Ibong Adarna yon. Okay? So, sino-sino ba yung mga characters, sino yung mga family members na meron doon, okay, ano yung mga characteristics or physical characteristics na meron sila. So, patungkol lahat yan sa facts.
And then the third one is the time sequences. Ito naman yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. For example, sino ba yung naunang pumunta, no, doon sa tatlong magkakapatid para kunin yung ibong Adarna, okay? So, sino yung sumunod, sino yung pangatlo, and so on. And the fourth one is generalizations. Generalizations, ito naman yung tungkol sa morals of the story, okay? So, kung anong gumawa, sabi niya dito, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay siya rin babalik sa'yo, okay? So, this is just one of the example of the morals of the story, kasi marami namang morals doon sa ibong Adarna, no? So, pag moral or yung lesson ng story, that is about generalization. Pag principles naman, that is generalizations that show relationship. Okay, so mas malalim siya kaysa kay generalizations kasi it shows relationship. For example, yung unang kapatid, no? Hindi niya tinulungan yung ermitanya kaya hindi siya naging matagumpay. Yung pangalawa, ganun din, hindi siya tumulong kaya hindi rin siya naging matagumpay. Pero yung pangatlo, tinulungan niya yung ermitanya kaya siya ang naging matagumpay sa paghuli doon sa ibong Adarna. So ito yung limang components or sublevels ng information domain or the declarative domain. Okay, so ulitin natin, we have the vocabulary terms. Number 2, facts. Number 3, time sequences. Number 4, generalizations. And number 5, principles. Ulitin natin, pag vocabulary terms, meanings. Pag facts, ito yung mga characteristics, okay? Number 3, the time sequence, pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pang-apat, generalizations, the moral of the story. And number 5, the principles, mas malalim siya sa generalization because it is the generalization that shows relationship. Okay, now, proceed naman tayo sa mental procedures. Okay, kung yung information domain or the declarative domain ay sinasagot niya yung tanong na what, okay, ano, dito naman sa mental procedures, sinasagot naman niya yung tanong na paano. Okay, so how? Paano mo nag-gain yung information? Paano ka nag-isip? So what are the processes? What are the steps na ginawa mo para makuha mo yung knowledge na yon? Okay, so that is mental procedures. So, sa mental procedures, meron din tayong apat na sublevels or components. So, we have number 1, the single rule. Okay, it is a small set of rules with no accompanying steps. So, example natin dito sa single rule is, for example, yung rule for capitalization of names. Diba? So, itong rule na to, hindi mo na kailangang sumunod sa napakaraming rules kasi single rule lang talaga siya. Automatic na. Siyempre, kapag names, dapat nakakapitalize yung first letter. Diba? So, that is single rule. Next, we have the algorithm. Pag algorithm naman, it do not vary in application once learned. So, they have very specific outcomes and very specific steps. So, tatandaan natin kapag algorithms, meron silang specific steps na sinusunod. So, example natin dyan, yung adding of decimals. Okay, di ba sa pag-add ng decimals, alam mo na agad sa sarili mo na kapag mag-add ka ng decimals, dapat naka-align yung mga decimal point nila. Okay, so meron po siyang sinusunod na specific steps. So, yun yung tatandaan natin sa algorithm. Next, we have the tactic. Okay? Tactic do not consist a set of steps that must be performed in a specific order. Rather, they are made up of general rules with an overall flow of execution. So, kung yung algorithm, meron kang sinusunod na specific steps, dito naman sa tactic, wala kang sinusunod na specific steps, kundi general rules lang. Okay? With an overall flow of execution. So, example natin dito sa tactic is yung kapag ikaw ay naglalaro ng jigsaw puzzle. Di ba kapag naglalaro ka ng jigsaw puzzle, you don't actually follow specific steps. Okay? So, there's only an overall flow of execution until such time na makumpleto mo yung binubuo mo. Okay? So, that is tactic. Unlike sa algorithm,
kailangan meron ka talagang specific steps na susundin dyan. Okay, so that is the third subcomponents of mental procedure. And the fourth one, that is the macro procedures. Ito naman yung pinaka malawak. Okay, so robust procedures, when we say robust, ibig sabihin is stricto, no, yung mga procedures niya, and have a diversity of possible products or outcomes, and involve the execution of many interrelated sub-procedures. So example natin dito sa macro procedures is construction of essay. Okay, kapag nagko-construct ka ng essay, di ba? For example, ngayon, gumawa ka ng essay and then kinabukasan, iba na naman yung idea na maidadagdag mo doon sa essay na na-construct mo kahapon. Okay, so macro procedures, that is the highest among them and the bigger procedure. Okay. So, yun nga, sabi ko kanina, writing an essay. Okay, kasi pagsusulat ng essay, meron siyang diversity of results. Okay, so ibig sabihin, outcomes are different. Okay, marami kang ginagawang mental procedures here. Okay, now let's proceed to the third domains of knowledge. We have the psychomotor procedure. Sa psychomotor procedure, patungkol naman to sa physical functions. Okay, physical functions that were developed without formal instruction. So hindi ka na lang talaga nagko-concentrate sa cognitive domain. Okay, sina Kendall and Morisano, meron din silang psychomotor domain. Unlike kay Bloom's taxonomy, walang psychomotor procedure na nilagay doon. Okay, so tatandaan natin, pag psychomotor procedures, physical functions. Okay, physical functions po yan. And sa psychomotor procedure or psychomotor processing, nahati din yan sa tatlong components. Okay, so these are the three components of psychomotor domain. First, we have the foundational procedures. Okay, so these are the static procedures or the basic parts of movements. For example, static strength. Okay, tatandaan natin, pag foundational procedures, the basic parts of movements. Okay, so halimbawa niyan, yung wrist finger speed, arm hand steadiness, overall body equilibrium, or yung balance ng katawan mo. So the basic movement lang pag pinag-uusapan yung foundational procedures. Okay, next, yung simple combination procedures naman, these are simple movements na. Okay, so ibig sabihin, simple free throw. Okay, so pag free throw or throwing a ball, catching a ball, so those are examples of simple combination procedures. While complex combination procedures, ito na yon kapag alam mo nang maglaro ng isang sport. Okay, so alam mo nang mag-basketball, alam mo nang mag-volleyball, badminton, kasi combination na, no, ng mga galaw yung ginagawa mo dito. So for example, you are dribbling while moving, di ba? You are dribbling the ball while running or throwing. So combination or complex combination procedures when you know how to play a certain sport. Okay? Now, let's proceed naman doon sa three domains of knowledge. Okay, before na before tayo mag-proceed doon sa six levels of the processing levels, kailangan muna nating mapag-aralan yung three types of memory. Okay, so there are three types of memory. So the first one is the sensory memory, the second one is the working memory, and the third is the permanent memory. Okay, so ano-ano nga ba yung pagkakaiba ng tatlong to? So unahin natin yung sensory memory. Sensory memory, it deals with the temporary storage of data from the senses. So, ito yung mga senses natin na ginagamit natin para makakuha tayo ng information or data. For example, yung mata natin, no? We use our eyes to read, of course, to gather information. Yung tenga natin para makarinig ng information, makasagap ng data. So, yung sense of touch din natin. So, lahat yan ginagamit natin para maka-acquire tayo ng information. At yung information na yon, mapupunta yan sa temporary storage natin. Okay? Temporary storage ng ating memory. When we say temporary, ibig sabihin, mabilis lang itong nawawala. Okay? So, these are information na mabilis ding
mawala. So that is sensory memory. Tatandaan natin, new information. Okay, mga bagong information, yung mga yan. Next, we have the working memory. So working memory uses data from both sensory memory and permanent memory. It is data. It is the data that are actively processed. Okay, so ano naman ba itong working memory? Pag sinabi nating working memory, ito yung mga memory na very active. Okay, siya yung midpoint, okay, ng sensory memory from the new data and the permanent memory, the old data. So ito yung nag-organize ng information. Okay, tatandaan natin, working memory, siya yung nag-organize ng information na nakuha niya kay sensory memory at kay permanent memory. Okay, so siya din yung i-retrieve din niya or i-recall din niya yung data na nakuha niya kay permanent memory. So tatandaan natin, ha, siya yung active memory, the working memory. While the permanent memory naman, lahat ng mga bagay na alam mo na. So all that we understand, no, and know how to do is stored in our permanent memory. Yung mga bagay na alam mo na, mga bagay na naiintindihan mo na, no, yung mga knowledge na meron ka na, mga bagay na alam mo nang gawin, nai-stored yan sa ating permanent memory. So ito ngayon yung old memory natin na kapag gusto mong ma-recall, no, ipaprocess ngayon yan ni working memory mo for retrieval. Okay? So yan yung tatlong types of memory. So importante na malaman natin ito para maintindihan natin yung six levels or the processing levels or the three systems of cognitive. Okay, now let's proceed to the six levels. So tatandaan natin, the first, second, third, and fourth levels, ito po yung tinatawag nating cognitive system. Okay, so we have recovery, comprehension, analysis, and the use of knowledge or the knowledge utilization. And then the second system is the metacognitive system, and the third system is the self system or the internal system. Okay, now unahin natin yung level 1, which is the recovery. Okay, so recovery or retrieval. So this is the first level of difficulty. This is the activation and transfer of knowledge from permanent memory to working memory. So yung clue word lang natatandaan natin dito sa recovery or retrieval is recall. Okay, i-recall mo lang yung information from your permanent memory. As we know, permanent memory, ito yung mga alam mo na, yung mga old memories na na-stored sa'yo. So tatandaan lang natin yon. Okay, tatandaan lang. Recovery, retrieval, alalahanin mo lang, tatandaan mo lang, i-memorize mo lang. Kumbaga, remembering lang ito. No, doon sa Bloom's Taxonomy, ang equivalent nito is yung knowledge. Okay, so tatandaan mo, you recall information from your permanent memory. So that is recovery or retrieval. And recovery or retrieval has three components. Meron niyang components. So according kay Marzano and Kendall, yun nga, it has three components. So number one is the recognizing. Okay, recognizing, you select from a list. For example, you determine whether provided information is accurate. So dito sa recognizing, kikilalanin mo yung information. Kikilatisin mo yung information, gaano ba siya ka-accurate. Okay, recognizing yan. And then the second component is recalling. So recalling, you exemplify, you name, you list, or you label, you state, you describe who, what, where, and when. Okay, so pagkatapos mong ma-recognize yung information, pagkatapos mong kinilatis yung information, dito sa second components, bibigyan mo naman ngayon siya ng label. Okay, so ililabel mo yung information na nakalap mo. So that is the second or the recalling. Okay. And the third one is executing. Executing, you use, you demonstrate, you show, you make, you perform procedures. So dito sa executing, i-apply mo na ngayon, gagamitin mo na ngayon yung information na kinilatis mo at binigyan mo ng label. So you are now going to use the recognized and recalled information in the third component of the retrieval. Okay, so these are the three components or subcomponents of recovery. We have first, recognizing,
kikilatisin mo. Second, recalling, bibigyan mo ng label. Third, executing, gagamitin mo na ngayon siya. Okay? So, next one, proceed naman tayo sa comprehension. Okay? Comprehension, ito naman yung second part ng cognitive system. Okay? So, comprehension, this is the data that are deposited in working memory via sensory memory are not stored in permanent memory exactly as experience. So, it must be translated into structure and format that preserves the key information. So, ano ba ibig sabihin ng comprehension? Okay. Sa comprehension level, isosort out ngayon ni working memory yung information na mahalaga. Ano ibig sabihin ng sort out? I-organize niya yung mga mahalagang information. Ibig sabihin, kukunin lang ni working memory yung mga important information. Okay? Kukunin lang niya yung mahalagang information at kapag nakuha niya yung mga mahalagang information, i-organize niya ngayon yon. Okay? So, all the necessary information will be processed, pero yung mga unnecessary information, hindi na niya ipaprocess. And according kay Kendall and Marzano, ito yung dalawang level na yan. Comprehension has two levels. We have the synthesis and representation. So, the two components of comprehension, we have synthesis and representation. Okay, kapag sinabi nating synthesis, integrating, okay, integrating yan. Ibig sabihin, pagsasama-samahin mo yung mga information. You summarize, you consolidate. So, for example, synthesis kasi ang konsepto nito is you generalize, you summarize. So, for example, mula doon sa binasa mo na literary piece, di ba? Pagkarami-rami ng information, pagkarami-rami ng words na binasa mo, sabi ni teacher, okay, you summarize. Kindly summarize the literary piece that you have read. So, ikaw, pag isa-summarize mo, kukunin mo lang yung mga mahalagang information, okay? And those unnecessary information, hindi mo na siya ipaprocess, hindi mo na siya kukunin. Yung mga important information, pagsasama-samahin mo ngayon siya para makabuo ka ng isang generalization or summarize, makapagbuod ka, okay? So, yun yung konsepto ng synthesizing. So, from specific to general, okay? Next, representation naman, symbolizing. Okay, so, sa representation, gagamit ka ngayon ng mga graphic organizers. Examples, example ng graphic organizers, yung mga charts, maps, mga models, ng mga visual ranking tools, yung mga interactive visual tools. Ginagamit yan para yung mga students, okay, makita nila, no? Makita nila, mai-compare nila yung evaluation nila mula sa ibang grupo. Okay, so that is representation. Gagamit ka ng mga graphic organizers. Okay, next, proceed tayo sa third level of cognitive system. We have the analysis. So analysis, it is the reasoned extension of knowledge. An individual elaborates on the knowledge is comprehended. So, tatandaan lang natin dito sa analysis, yung clue word natin is extension, expansion, and elaborate. Okay? Extension, expansion, and elaborate information. Okay, so, ang goal natin dito is to expound the knowledge na meron ka. Okay, so, ang analysis kasi from general to specific. Okay, so you break down ideas from general to specific. Ibig sabihin, hihimay-himayin mo yung information dito. Okay? At kapag nahimay-himay mo yung information, mas lalawak yung knowledge. Mas nag-e-expand. Diba? Mas nag-e-elaborate. Mas naiintindihan. So that is analysis. Okay? So himay-himayin mo yung information na nakuha mo. Itong analysis, meron itong 5 sub-levels. So, what are the 5 sub-levels of analysis? We have first, matching. The second is classifying. Third, analyzing. Fourth, generalizing. And number 5, is specifying. Okay, so matching, you categorize, you compare, you differentiate,
Okay, pag nag-classify ka naman, nag-organize ka, nagsusort ka, analysis or analyzing, you identify errors, hinahanap mo kung ano yung mga mali, yung problema, you assess, you critic, you diagnose. Okay, pag generalizing naman, nag-generalize ka dito, nagsasummarize ka, you conclude, you infer. Okay, and specifying, nagpe-predict ka na, nag-judge, okay, so you argue. So that is specifying. So these are the 5 sub-levels of analysis. Now, proceed tayo sa the 4th level of cognitive system, which is the use of knowledge or the knowledge utilization. So knowledge utilization, those that individuals use when they wish to accomplish a specific task. Okay? So dito sa knowledge utilization, you actively use the knowledge, okay, in order for you to accomplish a certain task. For example, kukunin mo lahat ng knowledge na meron ka from your permanent memory at gagamitin mo naman ngayon yung knowledge na yon. Okay? Meron ditong 4 na sub-levels. So, the knowledge utilization, it has 4 sub-levels. Number 1, decision-making. Number 2, problem-solving. Number 3, experimenting. And number 4, investigating. Okay, so, syempre, gagamitin mo yung knowledge na meron ka para makapili ka kung ano ba yung tama mong pipiliin. Okay, yung pinaka-best na choice mo. Okay, so that is decision-making. You make choices. You decide. While problem solving naman, whenever you encounter problem, okay, gagamitin mo yung knowledge, no? You use your knowledge in order for you to solve, in order for you to recognize different obstacles para malaman mo kung ano yung problema at makapag-solve ka. Okay, that is problem solving. Experimenting, you use your knowledge to experiment, okay, to generate, gagawa ka ngayon ng test, you conduct theorize, kukunin mo yung mga hypothesis, gagawa ka ng hypothesis. Okay, so mag-e-experiment ka. And the last one, investigating, mag-i-investigate ka na ngayon, gagawa ka ng research. Okay? Ibig sabihin, mas malawak ang investigating kasi kukuha ka ng information from different authors, from different books. So mas malawak ang investigating kaysa kay experimenting. Okay? So these are the 4 subcomponents of knowledge utilization. Ulitin natin, we have the 1st, decision making, magde-decide ka. Number 2, problem solving. Okay, matututo ka ng mag-solve ng mga problems. Number 3, mag-experiment ka. And number 4, investigating. Okay, so na-discuss na natin yung 4 na levels ng cognitive system. Now, let's proceed naman sa metacognition or the metacognitive system. So, metacognition, it is responsible for monitoring, evaluating, and regulating the functioning of all other types of thought. Okay, so metacognition is the 5th processing level at kabilang na ito ngayon sa 2nd system. Okay, so thinking about thinking, di ba? Ito yung ibig sabihin ng metacognition. Ibig sabihin, ini-examine mo dito yung thinking mo. Okay, kung paano ka mag-isip. It talks about reflection, introspection, understanding the self. Okay, so that is metacognition. So meron din itong 5 sub-levels. So let's take a look at the 5 sub-levels of metacognition. First, we have the monitoring accuracy. Okay, monitoring accuracy, it determines accuracy of understanding. Okay, accuracy of understanding. Ano ibig sabihin ito? Gaano ba ka-accurate? Okay, ibig sabihin, tama ba? Okay, so yung pagkatama, no, accurate, gaano ba katumpak? Naiintindihan ko ba yung information? Gaano ko ba katumpak na intindihan yung information na natanggap ko? So that is, you monitor your accuracy. And the 2nd sub-level is monitoring clarity. Clear, gaano ba kaklaro? Gaano ba kalinaw? Okay, so it determines how well they understand the knowledge. Gaano ba kalinaw yung knowledge na na-receive ko? Okay, that is monitoring clarity. And the 3rd one, process monitoring. Okay, process monitoring, this is about self-monitor. Okay, they self-monitor the process of achieving a goal.
So, imo-monitor nila ngayon yung mga proseso na ginagawa nila in achieving a goal. So, for example, yung goal nila is to pass the board exam, okay, to become a licensed professional teacher. So, ngayon, imo-monitor nila, okay lang ba na mag-spend ako ng time sa panunod ng TV? Okay lang ba na mag-spend ako ng more time sa pag-cellphone? So, they monitor the process that they are doing in achieving their goal. So, this is the third sub-levels of metacognition. And then the fourth one is specifying goals, okay? So when they specify goals, they set specific learning goals and develop a plan for accomplishing them. So tatandaan natin dito sa specifying goals, meron na silang schedule na ginagawa. Okay, so for example, because gusto nga nilang pumasa sa board exam, they set a specific schedule, okay? They make plan, they develop a plan. So for example, sa week na to, ang re-reviewin ko ay English. Okay, and then next week, ang re-reviewin ko lang naman is about sa Filipino. So gumagawa sila ng schedule, gumagawa sila ng specific plan, no, para doon sa goal nila, para makuha nila yung goal nila. So that is the fourth sub-level of metacognition. And the fifth sub-level is examining motivation. So they examine motivations to learn and improve judgment. So dito naman, they examine their motivation. Ano ba yung rason? Ano ba yung rason bakit sila nag-aaral? Ano ba yung rason bakit sila gumigising ng maaga? Ano ba yung rason kung bakit sila nagre-review ng puspusan, okay? So they examine their motivation to learn and improve. Para naman sa ganun ay mas mag-improve sila, no? Kasi kapag hindi sila motivated to learn, hindi talaga sila matututo. Motivation is very important, okay? So yan yung panglimang sub-level ng metacognition. So ulitin natin, the levels or the sub-levels of metacognition. First, we have monitoring accuracy. Susukatin mo ngayon, imo-monitor mo ngayon gaano ba ka-accurate, gaano ba katumpak, gaano ba katama yung information or understanding mo. So tatanungin mo ngayon yung sarili mo dyan, naiintindihan ko ba, gaano ba katumpak yung pagkaintindi ko doon sa bagay na yun. Okay, so you ask yourself. And then the second one is monitoring clarity. I-measure mo ngayon gaano ba kaklaro. Okay, clear ba sa akin? Naintindihan ko ba yung information na nakuha? So that is monitoring clarity. Number three, process monitoring. Tatanungin mo yung sarili mo, ano ba yung mga processes na ginagawa ko? No, you monitor the processes na ginagawa mo on achieving a certain goal. Okay, so that is the third. Number four is specifying goals. Gagawa ka dyan ng plano. Magsiset ka dyan ng schedule. Okay, para ma-accomplish mo yung goal mo. And then the number five, you examine your motivation. Gaano ba ako ka-motivated? Gaano ba ako ka-motivated na matuto? So that is the fifth sub-level of metacognition. Okay, so now let's proceed to the sixth level. Okay, so ito naman ngayon yung self-thinking or the self-system. Okay, so ito na yung pinakamataas, ito na yung huli na system, okay, ng ating new taxonomy. So, self-system or the self-thinking system, interrelated arrangement of attitudes, beliefs, and emotions. Okay? So, it determines whether an individual will engage or disengage in a given task. Okay, so ano ibig sabihin nito? Itong self-thinking system, patungkol naman na ito sa ating, ano, sa tinatawag na affective domain. Okay, so sa affective domain kasi, di ba, patungkol yan sa attitude, no? Patungkol yan sa belief mo, patungkol yan sa emotion mo. Okay? So ito yung magdidikta sa iyo kung gagawin mo ba yung isang bagay o hindi. Okay? So that is the self-thinking system.
Okay, so let's continue this self-thinking system. Meron din itong tatlong sub-levels. Okay, so the first sub-level is examining your emotions. Okay, so examining your emotions, identify emotional responses associated with the knowledge. Okay, so for example, masaya ba ako dahil natuto akong mag-drive ng sasakyan? Malungkot ba ako kasi hindi ko kayang mag-solve ng multiplication? Okay, so this is the first sub-level na examining your emotions. And then the second level is examining efficacy. Examining efficacy, examine your own beliefs, no, to improve integration of knowledge. Okay, so gaano ba ka-epektibo yung emotion na to? For example, magiging effective ba yung ganitong klaseng attitude sa learning ko? Okay, so ini-examine mo ngayon yung beliefs or emotions mo para mas mag-improve ka. Okay, so this is examining efficacy. And then the third one, examining importance. Examining importance, analyze the importance of knowledge to self. Okay, so gaano ba ka-importante yung knowledge na ito? Okay, so gaano ba ka-importante yung topic na to sa akin? Ano ba yung maibibigay na learning nito sa akin? So you examine the importance. Okay, so these are the three sub-levels of self-thinking system. First, examining emotions. Check mo kung yung mga emotions na yan ay effective ba sa'yo. Second, examining efficacy. Okay, so you examine your belief. You examine your attitude. And then the third one, examining the importance. Gaano ba ka-importante yung topic na yan sa'yo. Okay, now, let's compare the domains, or I mean, let's compare Marzano and Kendall to Bloom's taxonomy. Okay, so first, in Marzano and Kendall's taxonomy, information processing is predictive. Ibig sabihin, it is included. Okay, malinaw naman na in-include ang information processing. While kay Bloom's, it is not predictive. Okay, so hindi niya in-include yung information processing. Kay Marzano and Kendall, he separates or they separates knowledge and processing. Diba nakita naman natin na hiniwalay niya, nakahiwalay yung knowledge domain doon sa levels of processing, okay, or the process. While kay Bloom's taxonomy, pinagsama niya yung knowledge and processing levels. Okay? Kay Kendall and Marzano, in-include nila yung psychomotor, pero kay Bloom, hindi niya in-include yung psychomotor domain. Okay? Kay Marzano, information retrieved and procedures executed, while kay Bloom, information is only recalled. Okay? So, ang pagkakaparehas lang nila, pareho silang merong analysis. Pareho silang merong analysis. Okay? Kay Kendall, merong analysis. Kay Bloom's, meron ding analysis. Okay, kay Marzano, tinawag niyang knowledge utilization, pero kay Bloom, tinawag niyang synthesis. Okay, and then, knowledge interacted with levels of processes, ayan, kay Marzano yan, but kay Bloom's, knowledge was at cognitive level only. Okay, so in Kendall and Marzano, tandaan natin, no, na i-consider pati na rin yung tatlong domains of learning, the cognitive, affective, and psychomotor. While kay Bloom's taxonomy, it is very linear, no, one level lang. While in Kendall and Marzano, it is textured and multifaceted. It has so many procedures, it has so many processes. Unlike kay Bloom, very plain. Okay, so ito yung comparison ng Bloom's taxonomy doon sa new taxonomy ni Kendall and Marzano. Okay? So these are the differences.